Hi guys, so welcome back to Tranquilo Pet TV. Okay, thank you. Okay, sige, na-miss natin yung palakpak na yan. Okay. thank you. Okay, thank you. Yan. So ngayong araw na to guys, welcome back, no? Kasi maggagawa tayo ngayon ng panibagong experiment. So, I want to invite you all na ating tunghayan yung gagawin nating series of updates sa gagawin nating experiment today. Hindi lang today, kung hindi mga series of days to hanggang isang buwan. Kasi magbibreed po tayo ngayon ng magkapatid. So disclaimer lang po, hindi ko pinipatronize o hindi ko ina-advocate yung pagbibreed ng magkapatid na teddy bear hamsters. Okay, so ako po talagang dini-discourage ko yung ini-invite ko yung lahat na i-discourage yung inbreeding na tinatawag. Pero sa dami ng mga nagtatanong at sa dami ng concern tungkol sa pagbibreed ng magkapatid, ito po yung gusto kong itanong ay isagot sa inyo. Yan. So, hindi pa naano yung pagda-drums. May mga nagda-drums tapos may magtatahulang aso eh, no? Ang galing. Nakakainis. Okay. Ay, talaga naman, no? Hey! Ang kulit talaga ng aso yun. Actually, aso din namin yun. Makulit lang talaga. Okay. So, ngayon, balik tayo dito. Ang ating pong gagawing vlog, series of vlogs, ngayon, ay ang ating experiment. Na ano ba? Kasi ito yung mga common na tinatanong sa atin, eh. Ano ba yung kalalabasan pag magkapatid yung ipagbibreed? Or sinasabi, tranquilo, ano po ba yung pwede po ba ipag-breed ang magkapatid? So, ang daming talagang binabato sa akin na tanong yan. So, ang lagi kong sagot ay pwede namang mag-breed ang magkapatid. Yan. At dinidiscourage, kasi pwede sila kasi unang-una sa lahat, nagbibreed naman talaga sila at the same time, talagang nagkakaroon ng anak na mga cute. Yan. Pero hindi ko tiniperyodan doon, hindi tinatapos doon. Pero dinidiscourage natin ang inbreeding. Kasi nanonood din tayo eh, sa mga nakikinig, nanonood tayo sa Born to be Wild, tapos sa mga experts, no, sa mga animals. Somehow, pinapasok din, ina-apply na rin natin yung observance ng inbreeding. Yung hindi natin ina-advocate yung inbreeding na tinatawag. Pero ngayon, sinasabi ko sa inyo, gagawin natin yon. Actually, maraming magagalit sa atin sa video na to. Pero, since nangyayari naman to at I promised you na ang i-video natin ay mga pawang katotohanan lamang, eh nangyayari din talaga ang inbreeding. Whether intentional or accident. Kasi minsan nakakawala yung mga males natin, nagkakasama doon sa mga kapatid nila, or nalilate tayo ng paghihiwa-hiwalay ng mga magkakapatid sa iisang cage. Kaya nagkakaroon ng inbreeding. Sometimes, yung mga anak na male, na-impregnate nila yung mama nilang female. So, nagkakaroon ng inbreeding na kung tawagin. So, ngayon, ang gagawin natin, kasama natin ngayon dito yung ating agouti. Yan. Mas malaki siya kumpara dito sa kapatid niya na male. Ayan. So, banded gray siya tsaka white. So, ang gagawin natin dito, silang dalawa yung pagpaparisin natin. Ayan. So, dahil mas bata, mga bata pa sila, 5 months I think. Yeah, 4 to 5 months. Mas malaki si female. Ayan. Basta ang female, mas mabilis talaga siyang lumaki. Hihintayin pa kasi itong lumaki, tumagal. So since 5 months na siya, pwede na. So susubukan natin ngayon, ito yung yung introduce, yung pag-i-introduce natin ng male sa female. So ako, yung kagaya ng pinapakita ko sa inyo noon pa, talagang yung male ang nilalagay ko sa female. Yan. So tignan natin yung mangyayari. Dalawa lang yun eh, dahil mas malaki si female at ito yung territory niya. So pwedeng mambugbog siya ng male. So, pag ganun ang mangyayari, pag bubugbogin niya itong male natin dahil mas maliit, ang gagawin natin, ililipat natin si male dito at saka na natin i-introduce si female dito. So, itong secret, ang tanda na nito, kita na yung kanyang backbone. Tignan nyo, sobrang payat at sobrang tanda niya na. Yan, kita na yung buto. Ang tanda na eh. Ang tagal na nito, 3 years na to sa akin. Yan.
So ngayon, itong male natin ang i-introduce natin dito kay female. Yeah. So pinaghiwalay ko na sila dati kasi nag-i-start na tong mag-hit, so hahabulin na siya. Yan. So ngayon, i-introduce natin. And I think for today's vlog, gusto ko lang balikan sa inyo na yung first stage palagi is yung pag-i-introduce ng male sa female. Yan. So titingnan natin ngayon, kailangan natin obserbahan kung wait lang, tingnan muna natin. Yan, ito yung itlog. Wait lang. Tingnan natin kung parang naging okay. Yan. Ang liit niya, no? Yan. So titingnan natin, o-obserbahan natin. Yan. O-obserbahan natin kung aawayin ba siya ni female or hahabulin ni male si female. Yan. Titingnan natin. Kasi ito yung territory ng female. Yan. Titingnan natin ngayon yan. Sa mga hindi po nakakaalam, normally talaga, kahit saan vlog po kayo tumingin, ang lagi nilang sasabihin, standard, ay yung female ang ilalagay sa cage ni male. Yan. Para maiwasan daw yung pambubugbog. Yan. Ako, dito sa Tranquilo Pet TV, ang lagi kong nilalagay talaga is si male. Yan. Ngayon lang ako kasi nag-breed ng magkasing edad. So, yung female at male ay magkasing edad. Normally, nag-breed po ako, palaging mas matanda ang male. So, meron naman ako dito ng dalawang male na adult, pero hindi yun yung gagamitin natin kasi I want to share with you kung ano yung pwedeng kalalabasan ng ganitong breeding. Yung magkapatid. Tapos, same age, same date, yan. Yan yung ano natin. Yan yung ating pag-e-eksperimentohan ngayong series ng vlog na po ito. Okay, disclaimer lang po, hindi natin sila pinag-e-eksperimentohan para for the views purposes only. Kung hindi, ginagawa natin ito for education na din ng mga hindi rin nakakaalam. Kasi gusto kong i-share po sa ating lahat na talagang natural tsaka nangyayari, tabo nangyayari na nagbibreed talaga ang magkapatid sa family of hamsters. Yan, talagang nangyayari yan. At pag nanganak sila, talaga naman mukhang hamsters pa rin ang kalalabasan at napaka-cute nila. Sa mga nagtatanong, ano ito? Yan, nabasa yan kasi dumidikit siya dito sa water bottle nila. So yan, bali hindi sila nag-aaway, hindi rin ho sila nagpapansinan. Ngayon, ang gagawin ko, hahayaan ko lang sila dyan. Pwedeng naaalala nila yung isa't isa na magkapatid sila. Or pwedeng dahil merong pagkain at bago yung kanilang enclosure. Yan. So, titingnan natin kung ano ang mangyayari sa breeding na to. And I am going to update you dito sa ating breeding ng magkapatid. Yan. Kasi ang daming nanood dito eh. Yung ano natin, yung question and answer portion. Magkapatid na hamster, pwede bang i-breed? Yan. So, ang daming nagtatanong sa akin ito. Or yung iba, hindi naman napanood yung vlog natin na yon. So, ginawa ko na lang tong vlog na to para masagot natin yung tanong na yan. Kasi ang lagi kong sagot dyan ay, yes, pwede natin ipag-breed, pero hindi natin nilalagyan ng period, dinidiscourage natin yon. Yan. Pero dahil nga sa purposes natin ng education, information, gusto kong ibigay sa inyo itong breeding ng magkapatid. So, magkapatid tong dalawang to, nakita naman natin sa, i-backplay nyo na lang yung mga videos natin. Makikita nyo na lima silang magkakapatid, tapos ito na iiba. Kasi ito may kamuka. Yeah, may kamuka siya. So, yung iba binenta ko na kasi. Yeah. So, natin ngayon, titingnan natin kung ano ang kalalabasan ng inbreeding sa ating hamster keep. Yan. So, with that, that's it po muna. At ito po ang inyong Tranquilo Guy na paulit-ulit na nagsasabing hanggang sa muling kabanata, paalam muna. Bye-bye!